June 1962, California. Isang tahimik na gabi sa isla, ang isla ay nababalutan ng makapal na hamog. Ang mga gwardiya ay bantay sarado ang maximum security. Ang kulungan nito ay sikat sa tawag na Alcatraz Prison. May tatlong lalaki ang dahan-dahan bumababa sa building na ito. Kabadong-kabado sila at ingat na ingat sila sa paglalakad para hindi sila makita ng mga gwardiya. Halata mo sa kilos nila na planado ang ginagawa nila dahil alam nila kung nasaan ang blind spot ng mga gwardiya. Nang makababa na sila, inilatag na nila ang water raft na gawa sa raincoat. Mabilis nila itong hinipan para lumobo agad. Wala silang pakialam kahit masakit sa panga. Basta importante, mapuno ito ng hangin agad. Nang mapuno na ito ng hangin at matigas na, sumampa na sila dito at sinuotan nila ang life vest nila na gawa din sa raincoat. At nagmadali na silang lumangoy at nagpaanod sa alon ng dagat. Sino ang tatlong lalaking ito? Nakaligtas ba sila sa dagat? Paano nila plinano ang pagtakas? Yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Kilalanin natin ang matalinong si Frank Morris at ang Anglin Brothers at kung paano nila ginawa ang pagtakas mula sa isang pinakamahigpit na kulungan sa Amerika. Bago tayo mag-umpisa, ay mag-subscribe muna kayo sa ating channel and tap the bell button para laging updated sa mga bagong videos natin. Siguro every other video na lang tayo magbibigay ng question and answer para kahit paano may prizes pa rin tayo na pamimigay. Nung nakaraan wala tayong Q&A, so ngayon meron tayong Q&A at eto ang tanong natin. January 1960, alas 6 ng umaga. Dumating sa isla ang isang lalaki kasama ng mga pulis sa isang speedboat. Ang lalaking ito ay si Frank Morris. Habang naglalakad siya kasama ng mga pulis, nakita niya na ang Alcatraz Prison ay talagang nakatungtong sa isang isla. Nakita niya na ito ay napapalibutan ng malawak na dagat. Nababalitaan niya lang kasi ito sa pinanggalingan niyang kulungan. Ang mga dinadala kasi sa Alcatraz ay ang mga pasaway na preso sa ibang kulungan. Si Frank kasi ay tumakas sa Florida State Prison at nahuli ulit siya pagkalipas ng ilang buwan. Kaya dahil sa ginawa niya ay napagpasyahan na dalhin siya dito sa Alcatraz dahil sa isip nila walang nakakatakas ang buhay dito. Kaso mukhang nagkamali sila. Habang naglalakad sila papasok, tumingin-tingin si Frank sa paligid. Nakita niya na nakakalat ang mga tower na kung saan nakapwesto ang mga sniper. Napalunok siya sa nakita niya dahil sa isip niya hindi talaga bubuhayin ang mga magtatangkang tumakas dito. Pumasok na sila sa hallway at tinanggalan na siya ng damit. In short, nakaubad siya papuntang selda. Nakita niya na ang bawat selda ay naglalaman lang ng isang preso. Dito na siya pinasok sa kanyang selda. Napansin niya na masyado itong maliit. Meron itong isang higaan at toilet bowl na pagdudumi ka ay kitang-kita ng lahat dahil walang harang ang selda. Ang layunin nito ay para makita ng mga gwardiya ang ginagawa nila sa loob. Sa sobrang liit nito, pagpasok mo sa pinto ng selda, limang hakbang lang gagawin mo ay dulo na agad at sa dulo nun ay merong sink o hugasan ng kamay. Sa ilalim naman nun ay nakapwesto ang air ventilation. May malaking gagampanan ang air ventilation nito sa pagtakas ng ating mga bida. Sa isip niya, mukhang mabubulok na talaga siya sa Alcatraz habang buhay. Kaya natulog na lang siya na mabigat ang loob at dahil na rin sa pagod. Kinabukasan, inorient siya ng warden sa mga patakaran ng Alcatraz. Habang naglalakad ang warden sa loob ng office niya, dito siya nagsasalita tungkol sa mga patakaran. Habang nakatalikod dito na naglalakad, kinuha ni Frank Morris ang nail cutter na nakalatag sa lamesa at ibinulsa ito. At nagpatay malisya na lang ito nung humarap ang warden. Sinabihan din siya na may mga available na trabaho ang pwedeng gawin ng mga preso. Katulad na pagiging karpentero, pagtatrabaho sa barbershop, pagtatrabaho sa patahian, tagalaba, bilang librarian, at kung ano-ano pa. At kapalit ng pagtatrabaho nila, syempre babayaran sila ng konting halaga lang naman. Pagkatapos ng orientation ay umalis na rin si Morris na dala-dala ang nail cutter. Pagdating niya sa selda niya, itinago niya ang nail cutter sa bulsa ng Biblia niya. Sa sumunod na araw, itinalaga si Morris sa library para tulungan isang preso sa pagdadala ng mga babasahin sa mga selda. Dito niya nakita at nalaman na pwede pala humiram ng libro at magazine ang mga preso. Tanda niyo ito dahil ang mga magazine ay isa sa mga gagamitin nila para makatakas. Inassign din siya maging karpentero para gumawa ng mga lamesa, upuan at kung ano-ano pa. At sweswelduhan naman siya pero maliit na halaga lang naman. Ang mga materials dito sa carpentry shop ay malaki ding tulong sa magiging pagtakas nila. Lumipas ang ilang buwan, nakilala ni Morris ang tatlong preso na makakasama niya sa pagtakas. Habang kumakain silang apat sa isang lamesa, nagpakilala ang tatlo kay Morris. Ang unang nagpakilala, "Brother, ako nga pala si Alan West, ang katabi mo sa selda." Alan Clayton West, kadadating niya lang noong isang araw sa Alcatraz at katabi siya ni Morris sa selda. Ang kaso niya ay carnapping. Nagtangka ding tumakas sa kulungan sa Florida, kaso pumalpak kaya inilipat siya sa Alcatraz.
Ang sumunod naman nagpakilala, ako nga pala si John William Anglin at siya naman si Clarence Anglin. Bali magkapatid kami, ang tinatawag na Anglin Brothers. Magsasaka mula pagkabata ang magkapatid na ito. Kaso dahil sa kahirapan, napilitan sila magnakaw. Ang kaso nila ay robbery. Nagnanakaw sila pag sarado ng tindahan para hindi sila makasakit ng kapwa. Isang beses lang sila gumamit ng armas noong nagnakaw sila sa bangko. Pero ang ginamit lang nila ay laruang baril dahil ayaw nga nila makasakit. Malalakas sa pangangatawan dahil na rin batak sa trabaho. Magaling na mga swimmer mula pagkabata. Kilala sila sa bahay nila na malakas ang resistensya sa paglangoy kahit napakalamig ng tubig. Ang huling nagpakilala sa kanila ay si Morris. Ako nga pala si Morris, Franklin Morris. Uli lang lubos mula pagkabata. Namuhay at tumira sa mga bahay ampunan. Ang kaso niya ay robbery at carnapping. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ayon sa mga naging teacher niya sa bahay ampunan, napakatalino daw nito. Ang IQ level niya ay 133, masyadong mataas para sa isang ordinaryong preso. Dahil ang genius level ay nasa 140 at ang IQ naman ni Albert Einstein ay nasa 160. Konti lang ang diferensya sa genius level. Si Frank Morris ang magiging utak sa pagtakas. Siya ang gagawa ng lahat ng plano. Pagkatapos sila magpakilala sa isa't isa, naging palagay naman ang loob nila sa bawat isa. Isang gabi, habang nasa selda si Morris, inilabas niya ang nail cutter niya mula sa Biblia at sinubukan niyang bakbakin ang dingding malapit sa air ventilation. At sa di naasahan, madali itong nabakbak. Naalala niya sa nabasa niya dati na ang salt water saturation ay pwede magpahina ng pader ng building. Saktong-sakto dahil ang Alcatraz ay napapalibutan ng malawak na dagat. Ang moist at alat ng dagat ang nagpapahina sa mga pader. Akalain mo, naisip ni Frank Morris yun, kaya nagkaroon siya ng pag-asa sa natuklasan niya. Kinabukasan, habang kumakain silang apat, ay masaya nag-uusap ang Anglin Brothers at si Alan. Habang si Frank Morris naman ay tahimik lang na para mabumibuelo magsalita. Habang nagtatawanan ang tatlo, binukan ni Frank Morris ang bibig niya at nagsalita na pabulong. Mukha natuklasan ko na kung paano tayo makakatakas dito. Nang marinig na tatlong itong sinabi ni Frank, napatigil sila sa pagtawa nila. At para bang nanlaki ang mga mata nila sa sinabi ni Frank, sinabi niya kung ano ang natuklasan niya at may chance na makatakas sila. Ang mga building dito ay luma na at dahil sa moisture, humina na mga pader at nangalawang naman ang mga bakal. Ang gagawin natin, yung air ventilation sa selda natin ay babaklasin natin ang bakal. Tapos babakbakin natin ang dingding sa gabi. Lalakihan natin ang butas hanggang sa magkasya ang katawan natin doon. Sa likod noon, ang utility corridor. Aakyat tayo sa kisame noon at doon na tayo lalabas. Eh paano natin tatapon yung butas sa umaga? Tanong ni John Anglin. Pupuni tayo ng magazine at papatigasin natin yon na parang cardboard at pipinturahan natin na kakulay ng dingding. Tapos pwede natin takpan kunwari ng tuwalya. Sasampayan natin kunwari. Eh paano kung papasok na tayo sa butas? Eh di makikita ng guard na wala tayo sa higaan? Tanong naman ni Clarence Anglin. Tatakas tayo sa gabi dahil ginagawa naman ang headcount sa umaga. Tapos gagawa tayo ng dami na ulo. Naggawa sa paper mache. Mula sa magazine, cardboard at pipinturahan natin ito na kakulay ng mga balat natin. Ilalagay natin sa higaan natin yung dami na ulo at tatakpan ng kumot. Para kunwari natutulog lang tayo. Tapos tutal, nagtatrabaho ka naman sa barbershop, ikaw ang kukuha ng mga ginupit na buhok para yun ang ilalagay natin sa dami na ulo. O sige, sabihin na natin nakalusot na tayo sa butas. Tapos nakalabas na tayo ng Alcatraz. Paano tayo makakaalis sa isla? Mamamatay, malulunod tayo sa dagat? Tanong naman ni John Anglin. Ganito yan. Tutal nagtatrabaho ka sa patahian ng damit. Madaming raincoat yan, di ba? Kukunin mo yun at gagawin natin yung water raft at life vest. Tuturuan kita paano gawin yun. Napag-aralan ko kasi yan sa mga nabasa kong libro. Eh paano naman ako? Anong gagawin ko? Tanong naman ni Alan. Ikaw magiging lookout kung may paparating ng gwardiya habang naghuhukay ako. Pagkatapos kong maghukay sa selda ko, ikaw naman maghukay sa selda mo. At ako naman ang magiging lookout para sa'yo. Ganon din ang gagawin yung magkapatid. Salitan kayo sa pagiging lookout. Tuwang-tuwa ang tatlo sa matalinong pagpaplano ni Frank Morris. At lahat sila ay excited na sa gagawin nila. Ang selda kasi nila ay magkakahilera lang. Kaya pag binutasan nila ang dingding, ay makikita sila sa kabila.